Ang short film ko ay Kinalimutan Natin ng Mga Bata at isa itong animation film. During kasi nang ginagawa ko yung animation ko, yun yung Marcos Burial. Tapos parang naisip ko na, bakit ganito yung tinuturo natin sa mga bata? I mean, kung nangyari siya ngayon, di ba ganun yung reality na tinuturo natin sa mga bata ngayon? So ginamit ko yung animation na medium bilang pinakamalapit sa mga kabataan para sabihin na gusto kong isama yung dialogo yung mga bata sa diskusyon ng pag-uulit ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa pragmatikong pagbasa sa pelikula ko, nagsimula siya sa mga batang nanonood sa telebisyon during proclamation ni Marcos ng martial law. Tapos nagtapos naman siya with Duterte administration. So, na same pa rin ng nangyayari na pinapanood pa rin siya ng mga bata. At sa tingin ko, yung sense ng pag-uulit is nagmula doon sa kung ano yung nakita ng mga bata dati is ganun pa rin yung nangyayari ngayon dahil nakita nila yun sa matatanda. Gusto sabihin ng pelikula ko na ito yung nangyayari ngayon at kailangan natin gumawa ng aksyon na ang rason kung bakit nauulit yung maras na kasaysayan ay dahil yun yung naging normal na lumalabas sa matatanda sa telebisyon at yun yung pumapasok sa mga bata ngayon na okay, kung nangyari siya before at wala namang nangyari, edi mauulit at mauulit siya. Kung may kwento man siya, kasi animation siya. Pero yung nangyari kasi before, yung diktador yan nung martial law, nabuwag siya nung people power eh. Pero yung mensahe ng people power na yun, parang tumawid lang siya sa mga presidente. Parang tumawid lang siya sa mga administrasyon at hindi siya napanatili. Kaya siya umuulit ngayon. Una kaya po animation kasi yun nga po yung malapit dun sa parang yun yung nakapanood ng mga bata. Yun yung gusto nila panoorin, yun yung kagiliw-giliw sa kanilang panoorin. Kaya gusto kong ipasok yung diskurso ng diktadorya ng martial law dun para maintindihan nila kahit papaano, kung maintindihan man nila. Pangalawa is yung mismong forma ng animation na kaya niya mag sa pamamagitan lang ng drawing, kaya niya mag-transform into another frame. Yung ginawa ko po is kumuha po ako ng video clips from different eras, parang clips from television, clips ng military, clips ng people power. Tapos nag-rotoscope po ako, yun mainly. Tapos ginamit ko rin yung sound bites noon to signify na ito yung nangyayari during that time. So, bali, ano po yun? Frame-by-frame animation po. Yung binigyan ko po ng focus is, of course, yung animation nga as a form. Tapos yung sound na rin po. So, yung una sa animation, ginamit ko yung kapangyarihan niya para iba-ibahin, bigyan pa ng mas disenyo sa frame, yung mga kulay, yung simbolismo ng kulay, yung bakit pula, bakit dilaw, bakit puti, yung pagkakaroon ng control sa ganong detalye sa animation, frame by frame po. Pangalawa sa sound, yun yung paggamit ko ng sound bites from different eras, sound bites ni Gloria, sound bites ni Marcos, sound bites ni Duterte, para ipakita kung ano, para tulungan kung ano yung nasa frame, para mas itaas pa yung mensahe, para mas maintindihan ng mga tao. Para sa mga manonood po, gusto ko lang sabihin na may mga sektor tayo na lipunan na kinakalimutan. May mga kabataan tayo na naabuso, na yung kabataan natin is mali yung natututunan nila. Yung kabataan natin, kinakalimutan natin sila. Parang hindi sila sinasama sa diskurso ng kasaysayan at ng kinabukasan. Kasi kung ano yung nangyari dati at kung ano yung nangyari ngayon, kung kakalimutan natin yung kabataan bilang susunod na henerasyon, mauulit at mauulit pa rin kung ano yung nakikita nila ngayon sa telebisyon at sa gobyerno.
sa una sa forma na sa form mismo ng animation, kailangan ng matinding pasensya. Doon, inabot ako ng isang buong sem para i-drawing lang yung 1 minute and 40 seconds na yun. Kasi ako lang naman mag-isa. Pero kailangan na matinding pasensya sa animation na medium. Pangalawa dun sa konsepto, kailangan natin maging matapang. Kailangan natin kunin yung pananaw na hindi kinukuha ni naman. Kailangan natin kunin yung pananaw na hindi nila kaya magsalita para sa sarili nila. Kailangan nating umintindi at ipaintindi sa mga tao sa pamamagitan ng pelikula. Ang may papaya ko sa mga gumagawa ng pelikula ay hanapin niyo yung boses niyo. Sa medium kasi, sa maikling pelikula na ginawa ko, Kinalimutan Natin ng mga bata, alam ko na sa sarili ko ano yung gusto kong sabihin eh. Kaya tingin ko, kaya ko na mag-isa. Kaya ko na rin namang gawin. At eto na yung pelikula ko. Pero para sa mga, hindi naman animation, sa mga narrative film, may mga pagkakataon talaga hindi natin kaya mag-isa. Yun. Basta buo naman yung mensahe natin sa sarili natin bilang director, basta buo naman yung vision natin, kaya natin i-translate yun sa part ng crew natin, ng staff. Yun lang. Basta collaborative. My countrymen, I signed proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Both men were tortured and later executed. I'm happy to see that the reaction throughout the country is favorable. In 1972, Mr. Marcos declared martial law. He wanted to prolong his stay in Malacañang sapagkat napakasarap. A president turned dictator. To Camp Aguinaldo and Camp Crame. Perhaps the coalition of people's power. I am again term extension. Panaw-naw upang mapabilis ang pagangat sa kabuhayan. I am sorry. Kayo ang boss ko. President of the sovereign assistant.